Good morning mga kapatid. Maraming salamat ulit sa Panginoon kapagkat patuloy tayong pinoproteksyonan ng Ama sa lahat ng mga nagaganap nga sa buong mundo ngayon na nai-infect ng COVID-19 virus at patuloy tayong protektado. Sapagkat concern siya sa atin. At ito ang mensahe na ipinadadala sa atin ng Panginoon nga na concern kasi talaga sa atin ng Diyos. Kaya na ginagawa itong mga ganito sa huling araw upang makalapit tayo ng gusto sa Diyos, maging banal na banal tayo sa Kanya, na lagi tayong dumadalangin sa Kanya, laging humihingi ng tulong. Kasi siya nga, tayo nga ang priority ng Diyos. At yun nga ang katunayang babasahin ko sa inyo na tayo priority ng Diyos. Sa John 14. Huwag magulumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maghanda ng kalalagyan, muling paparito ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumoon. So ito yung plano ng Diyos sa atin eh. Tayo ang priority ng Diyos, kaya kahit ano nagaganap sa atin, anumang kasamaan na nagaganap ngayon, sa ikabubuti natin yan. Kasi pinababanal tayo ng Diyos. At yung lahat ng mga anak niya dito sa buong mundo to, tinatawag naman niya para maging Kristiyano na naging mananampalataya. Para makompleto na yung bilang ng hintil. At bababa na ang Panginoong Jesus, parang kunin na tayong lahat. At tunod-tunod na magaganap na ang prophecy, sapagkat tayo nga ang priority of God, sabi sa Proverbs 10:30. Ang matuwid ay hindi makikilos kailanman, ngunit ang masamay hindi tatahan sa lupain. So hindi tayo makikilos kailanman, hindi tayo magugulumihana ng ating puso, hindi matitigatig ang pananampalataya natin. We have that unshakable faith. Sapagkat concern ng Diyos sa atin, pinatitibay niya tayo, pinalalakas. Lalo niya tayong pinalalapit sa Kanya sa mga nagaganap ng mga pandemic na ito sa buong mundo. Upang sa ganon, lagi tayong maging mapanalangin, lagi tayong lalapit sa Diyos. Na sa bawat sandali ng buhay natin, wala tayong gagawin kundi ang manalangin. Mauubos ang buo nating panahon sa ministry ng salita at ministry ng panalangin. Kasi kung hindi niya gagawin to, hindi tayo magiging matibay at matatag. Pinatitibay tayo sa huling araw. Sabi ng Psalm 55:5. Ay 55:22 pala. Ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang aalalayan ka. Hindi niya titiising makilos kailanman ang matuwid. So hindi tayo kailan makikilos kasi nga lahat ng pasan natin ngayon lalagay natin sa Panginoon dahil siya bumubuhat ng pasan natin. Araw-araw siyang bumubuhat ng pasan natin. Kaya ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang aalalayan ka. Kaya ginagawa ng Diyos tumang ganito para paglapit natin sa Kanya, didinggin niya tayo kaagad. Kasi lubos yung ating pagtitiwala sa Kanya. Siya lang ang inaasahan natin dagan. Psalm 112:1-9. Purihin ninyo ang Panginoon. Mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon. Naniligayahang mainam sa kanyang mga utos. Ang kanyang binhi magiging makapangyarihan sa lupa. Ang lahi ng matuwid ay magiging mapalad. Kaginhawaan at kayamanan ay nasa kanyang bahay. At ang kanyang katwiran ay mananatili magpakailanman. Sa matuwid ay bumabangon ang liwanag sa kadiliman. Siya'y mapagbiyaya at puspos ng kahabagan sa matuwid. Ang ikabubuti ng taong magpagbiyaya at nagpapairam kanyang alalayan na kanyang usap sa katulan. Sapagkat siya hindi makikilos magpakailanman, ang matuwid ay magpaalala walang hanggan. Siya hindi matatakot sa mga masamang balita. Ang kanyang puso'y matatag na titiwala sa Panginoon.
Ang kanyang puso'y matatag, siya hindi matatakot hanggang sa kanyang makita ang nasa niya sa kanyang mga kaaway. Kanyang pananabog, kanyang ibibigay sa magpakailaman, ang kanyang katwiran ay mananatili magpakailaman. Ang kanyang sungay ay matataas na may karangala at makikita ng masama at mamamanglaw. Sila'y mangangalit ang kanyang mga matutunan. So, hindi tayo, kahit may mga bad news, kahit napakasamang mga balita, hindi tayo matitigati dyan. Kasi binigay na Diyos sa atin yung espiritu ng pananampalataya na unshakable eh. Matatag yun. Kayang-kaya niya tayong panatiliing matatag at matatag hanggang sa kauli-uliang sandali. Romans 16:25. At ngayon sa kanya na makapangyarihan at sa iyong makapagpapatibay, ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Hesus Kristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natatago sa katahimikan ng panahong walang hanggan, siya ang magpapatibay at magpapatatag sa atin. At ang pagpapatatag na yan at pagpapatibay na ginagawa niya sa atin sa pamamagitan ng mga pagsubok. At ito na nga ang mga pagsubok na dinadaan natin sa huling panahon, na ang buong mundo ang natitigatig. Ang buong mundo ngayon ang talagang inuuga eh. Hindi lang tayo kasamang inuuga. Tayo, pinababanal. Ang mundo ngayon ang inuuga eh. Ginigising na yung mga anak niya para manampalataya. Ito ang sabi sa atin sa 1 Peter 1:6-7. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak bagamat ngayon sa sandaling panahon. Kung kailangan ay pinalumbay kayo ng mulit-muling pagsubok. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupurit, ikaluluwalhati, ikararangal sa pagkakahayag ni Hesus Kristo. So itong pagsubok na ito ang ginagawa sa atin para paghahayag sa pagbaba ng Panginoong Hesus kasama tayo. Pinababanal tayong lubos, binibiyayaan tayong lubos ng Ama. Sabi niya sa 1 Peter 4:12, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo subukin na waring ang nangyayari sa hindi karaniwang bagay. Kung di kayo'y magalak sapagkat kayo'y karamay sa hirap ni Kristo, upang pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman, magalak kayo ng malapis na galak. Para nang sa ganun, sa pagkakahayag ng Panginoong Hesus, magagalak naman tayo ng malapis na galak. Kasi itong galak na nararamdaman natin ngayon, kahit mayroon pang mga ganitong mga bagay na masama, hindi talaga malabis na galak eh. Hindi pa kasi tayo perfect. Kahit sa worship, nararanasan natin ang sikay na glory. Kung hindi tayo perfect, nahihirapan yung katawan pa natin, kinakapos tayo. Pero pag dumating na when the perfect is, magagalak tayo ng malabis na galak. Overjoyed. Harpaso, ibig sabihin, overjoyed. Walang kahulilip na kaligayahan, the glory of God mararamdaman na natin kasi we have the body of God. Pwede na natin maramdaman yung glory of God. We have the body of God. Kakayanin na natin ang glory of God. Sabi ng Isaiah 55:13 ng ganito. To Timothy 4:8 pa lang sasabihin ko. Buhat ngayon ay natataan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ang naghahangad sa kanyang pagpapakita. So,
Tayo ngayon, nasa panahon na ng pagtitiyaga, pagtitiis, pagpapakahirap sa pagsunod sa Panginoong Jesus para matanggap natin yung crown of righteousness o yung crown of life. Ngayon, sa lahat ng tunay ng mga nagtitiis, nagtitiyaga, naghihintay sa Kanya, sigurado na makakasama tayo sa rapture. At ito nga lang ang ginagawa ng Panginoon sa atin sa huling araw. Sinusubukan na Niya yung buong sanlibutan para lang sa ganon, dahil sa tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, iingatan naman tayo sa araw na yun na subukan. At ito na nga yung araw na sinusubukan tayo, at darating na rin yung araw na yun na lahat ng pagtitiis natin, lahat ng pagpapakahirap natin ginagawa, magkakaroon na ng bunga. Hindi mababaliwala yung mga pagsunod natin sa Panginoon. Sabi sa 1 Corinthians 15:58. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag at huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. So ito yung concern ng Diyos sa atin eh. Concern siya sa atin eh, na hindi mawawalan ng kabuluhan lahat ng pagtitiis natin, lahat ng pagtitiyaga natin sa gawa ng Panginoon. Lahat ng plano ng Diyos sa atin, nagaganap ng lahat yun. Kasi meron siyang plano talaga sa atin na magkaroon ng magandang sabi sa Jeremiah 29:11. Sapagkat nalalaman ko ang pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, ang pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. So itong nagaganap sa atin na to, nare-realize lang natin, pinare-realize ng Diyos sa atin na kahit nagkakagulo na mundo, payapa pa rin tayo. Iniwan sa atin ng Panginoon yung kanyang kapayapaan. Pagkat ito ang kanyang plano, yung makapamuhay tayo ng may kapayapaan, at ang huling wakas natin ay masaganang pagpapala. Kaya itong mga huling araw na to, mga kapatid, huwag kayong matitigating. Huwag kayong magugulo, matatakot na kahit anong balita ang mabasa nyo sa internet, mapanood nyo sa YouTube, mapanood nyo sa kahit anong pang marinig natin, hindi matitigati. Huwag magugulumihana ng inyong puso. Pagkat may plano siya sa atin nga na dadalhin na tayo dun sa langit, patitirahin na tayo dun sa sangkalangitan para makatira na tayo sa kwarto. At pagkatapos na nga niya, sunod-sunod na magaganap ang lahat ng prophecy hanggang sa ibigay na ng Panginoong Jesus ang paghahari sa Ama, at maghahari na ang Ama sa lahat at suma sa lahat. Kaya muli, pinagpapala ko kayong lahat, mga kapatid, sa lahat ng bagay na spiritual, physical at material, I bless you all in the mighty name of Jesus Christ. Amen.